Every now and then, parating yung kasama si Mami. Oo. Ilabantayan kayo? Yes, oo. Pero naging stricta ba siya sa mga roles niyo? I can never forget that particular scene with Romano Castelvi. Mm-hmm. Nagkakantahan kami sa may puno. Tapos, malapit na yung mukha sa akin ni Billy, bigla niyang kinat. Siya may malagat. Siya may So, hiyang-hiya ako talaga. Opa, di ba nahihirapan yung mga manliligaw siya na katabi niyo parati si Mami? Oo, hirap na hirap. Paano po sila pumaporma sa inyo? Dadalaw sila dun sa bahay, pero nandun ang mami ko. Mag-iimbita sa labas, kasama rin ang mami ko. Basta ako naman, Joey, nasanay na ako talaga na kasama ko mami ko. Ito ang hirap na papasukin ng mga manliligaw sa inyo sa tabi ng mami niyo. Naka-curious na ako paano nakapasukin ito sa inyo. Gusto mong malaman ng galing niya. Hindi ko na naintindihan. Na-meet ko siya through my cousin who happens to be the drummer of his band. Yes, so that's how we met. Hindi ko pa siya type doon. Parang burgis eh, ang dating niya noon. Yung bang naka-trench coat, naakala mo, ano. So hindi ganun. At saka, ang daming ibang nanliligaw sa akin is, until na-notice ko, padala siya na padala ng chocolates, ng flowers, ng kung ano-ano. I started to, ano, parang notice him. Ayun, tapos, when he talks to me, he talks sense. So sabi ko, parang iba yata ito. Parang he's intelligent. Halos lahat ng qualities na hahanapin ko kasi sa isang babae nasa kanya. Very compassionate, hindi lang sa amin, kundi sa lahat, sa kapwa. Mapag-alaga talaga siya. Grabe, ang pag-aalaga niya sa akin, hindi kayang mahirap. Mahirap ipagyabang, pero mahirap ikumpara sa iba. Tsaka napakatsaga niya, Joey. Kasi nung malaman ng mami ko na ano siya, yun ang niligaw na sa akin, my mom closed the doors on him. Binabagsak niya pinto. Sabi na ganyan na, gabi na, maski 30 minutes pa lang doon. He never gave up. I really fell for him na nung bandang huli na. Did that trigger kaya kinagtanan? Mula kasi there was no hope na makakapunta siya sa bahay to visit me formally, to have a normal relationship. Hindi pwede sa mami ko. I do not know how he talked me into going with him and get married secretly. Yes, hindi ko rin maintindihan. Nang gising ako ng pare sa Santo Tomas, Batangas, pinakita ko yung papeles kay father. Sabi ko, father, mamahala kami, kasal mo kami. Dahil bago pumutok ang araw, isosoli ko ito. Bumunta kayo sa isang lugar, pakasal kayo. Pakasal lang kami. Tapos inuwi ka niya ulit. Inuwi ako, umuwi rin siya sa kanila. And that was the time when he started to come to visit me formally in my house. Doon pa lang siya nanligaw. Kasal muna bago ligaw? Yes, oo. It's really funny, Joey, but it's the truth. After 2 years, we got married publicly. And that was the time my mom, she gave her blessings and everything. And she started loving Tito na. Tita, hindi ba naging mahirap sa'yo na sabihin, kasasabi mo kanina na masyado mong pinaprotektahan yung karir mo. You gave up all of this, di ba? Yes. For him? For him. Pagka masyado kang, yung bang sobrang araw-araw na buhay ko, puro song and dance, movies, ganyan, radio, television, parang, siguro parang na-burn din ako noon. Mm-hmm. So, parang respite yun sa akin na, oh, maybe when I get married, I'll start to have my own family. Na-excite din ako, so I decided to hibernate first, to stop making and be a housewife, before. Parang ganon. And be a housewife. Biniyayaan sila Tito at Helen ng apat na anak, sina Apples, Lala, Gian at Ciara.